Malikas na malikhain talaga ang mga Pinoy, katunayan ng Philippine Navy, kahit na bumili ng mga high-tech na armas sa ibang bansa, nag-develop na lang ng mga sariling high-tech na gamit na gawa sa mas murang materyales. Nakatutok si June Generacion. Exclusive. Spearhead. Trident. Ito ang mga bago at high-tech na gamit ng Philippine Navy. Ang Spearhead ay armado ng 60 caliber machine gun, remote control, at kayang pasukin ang kuta ng mga kalaban sa layong 1 kilometro mula sa pwesto ng operator. May maliit na kamera na nakakabit sa antena na nagsisilbing mata na nagpapatakbo. Ginawa natin itong gun na to para ang fatality ng personnel ay mabawasan. Mas malakas naman ang Trident, kargado ng 50 caliber machine gun. Dahil may camera at remote control beam, pwede nang umiwas sa panganibang gunner. Unloaded! Ready to firing! Noong 2005 lang dinevelop ang Spearhead at Trident, isang Navy service na din ng isang engineering college ang utak sa likod ng automated weapon system. This is done for free. Ang ginastosan lang daw ay mga materyales. 300 at 400,000 pesos ang tinondo para sa bawat proyekto. Compared to the life that we could save, this is more cheaper. Ang automated weapon system na gaya nito ay patunay ng kakayahan ng Pinoy na gumawa ng makabagong kagamitan. At kapag nabigyan ng sapat na suporta, inaasahang malaki ang maitutulong ito sa mga operasyon ng AFP. June Generacion Nakatuto, 24 Horas. Kulang man sa pondo, nagsisimula na rin gumamit ang Navy ng mga high-tech na kagamitan. Pero sa halip na bumili sa ibang bansa, minabuti nilang umasa sa sariling imbensyon. Remote control ang konsepto. Ang layunin, mabawasan ang mga napapahamak na sundalo kapag may bakbakan. Ang utak sa likod ng mga remote-controlled na armas ay ang Dean ng School of Mechanical Engineering ng Mapua. Isa rin siyang reserve officer ng Navy. Nais niya raw mapaangat ang kakayahan ng militar sa pakikipaglaban. Sa ngayon, dalawa pa lang ang remote-controlled na armas ng Navy. Nung nakarang taon lang ito inumpisahang buuin. 600 hanggang 800,000 piso ang ginastos para sa dalawang kagamitan. Di hamak na mas mura sa libo-libong dolyar na gagastusin kung bibilhin sa ibang bansa.